Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating aminin ang lahat ng ating mga naging kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Aminom, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y suma sa iyo tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog ng Jordan. Ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao. Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kaba ng tipan ng Panginoon. Ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-aagos ang ilog ng Jordan.
ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampamento ng bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Lungsod na nasa tabi ng sartan. Samantala, ang agos ng pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang itutugon po sa Salmo, Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas magmula na noon. Ang lupaing Huda'y naging dakong banal at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig pati mga burol. Nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, wala nang daluyan. Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buong iyong pasigatin, kagandahan ng lobi ng kabutihan mo sa amin. Alleluia. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa.
Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaba niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan ngayon, na nakikinig, na nanonood sa atin, sumusubaybay, at sa inyo pong lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagpapatawad, no, na ating napakinggan sa mabuting balita, yan ay isang gawaing pagmamahal. Yan ay biyayang galing sa Diyos, no? Ang magpatawad, no? Tingnan niyo si Pedro, ano, tinanong niya, Panginoon, 7 ulit ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin, nagkakamali sa akin? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. Sabihin ay unlimited. No? Ang pagpapatawad sa tao na nagkakasala sa atin ay paulit-ulit din. Bakit? Sapagkat tayo mismo ay napakalaki ng pinatawad sa atin ng Diyos. No? Napakalaki ng utang natin sa Diyos. At tayo kanyang, sabi nga, ang imaheng ginamit dito, 10 milyong piso. Ano? Bagamat yan yung imaheng ginamit, pero talagang ang ibig sabihin ay napakalaki ng utang natin sa Diyos. Na kanyang, at ang itinubos niya ay buhay para sa atin. Tayo pinatawad ng Diyos. Kaya kung ikaw ay lalapit lagi sa Diyos, ang una mong gawin, patawadin ang mga taong nagkakasala sa atin ng paulit-ulit. Ulitin ko, ito'y gawaing, ito'y act of love. No? Ang pagkapatawag ay act of love yan. Yan ay talagang isang biyayang galing sa Diyos. Ano? Ang magpatawad sa isang taong nagkasala sa iyo. Ano? Mahirap, lalong higit kapag ka alam mo ang kasalanang ginawa sa iyo'y malubha. O kaya ito'y nagdulot ng matinding sakit sa iyo. No, na nagdulot ng matinding trauma sa iyo, no? Maraming nawala sa iyo, kinabukasan mo, maraming lahat, halos nawala dahil sa kasalanan ng taong ito. Pero sabi nga, paano mo siya patatawadin, ano? Pero pag ikin lumapit at lumuhod sa Diyos, ano, ang una mong gagawin, patatawadin mo sila. No? Mga minamahal, mahirap magpatawad, no? Dahil tayo tao. No, pero ang hinihiling sa atin ng Diyos ngayon, yan ay isang gawain na talagang galing sa Diyos. Kaya kung may taong ngayon ay hindi mo pa mapatawad, ano?
hindi mo siya tatakbuhan. Sabi ni Jesus dito, kita niyo pamaraan ni Jesus, ikaw mismo ang lumapit sa isang taong nagkasala sa iyo. Ganyan ang pamaraan ng Diyos. Ikaw mismo na yung lalapit. Ano? Lalapitan mo yung taong alam mong siya nang gumawa ng masama sa iyo. Lalapitan mo siya at ikaw pa rin ang makikipagkasundo sa kanya. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yan ang ating hilingin sa banal na misang ito, na sana tayo pagkalooban ng Diyos ng isang pusong mapagpatawad, isang pusong mapagmahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busulo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sanawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahid tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Pinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa 22 ng Agosto ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltar event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. At ikapito, bilang paghanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa 10 Setyembre ay isasagawa ang operasyon ng cyst o bukol at cleft lip o bingot sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag kanyang pagkalihat habang isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.